Hello mga ka-sugar. Ayan pala, meron akong bagong tuklas ngayon. Nakita ko siya dun sa cabinet sa taas. So, eksperimento kasi hindi naman ako marunong basa ng Japanese. Ayun, sinubukan ko lang. Basta nakita ko yung picture. Na nasa harapan ko siya yan. Sinubukan ko siyang gamitin. So, it's very useful. I-share ko lang kasi malay nyo pumunta kayo dun sa ibang sa mga Japan homes. So, makikita nyo siya kung saan saan. Pwede kayo bumili tapos hindi na kayo kailang magpakahirap ang kuskusin yung mga stubborn stain dun sa kakuluan ng tubig. So, welcome to my channel. Hello sa inyo lahat mga ka-sugar. Ayan, meron akong i-share ngayon na isang product na made in Japan. So, na-discover ko siya kanina lang. Naglinis ako dun sa cabinet. Kasi bago lipat kami sa bahay na to. So, lahat ng gamit bago ako yung nag-organize lahat ngayon. So, nakita ko isang item doon na product siya na Japan. Nakita ko yung picture. Actually, hindi ako marunong magbasa. Yeah, hula-hula lang. So, nakita ko lang naman yung picture. Sinundan ko na lang kung ano yung sinasabi niya. Pero may English naman, may instruction naman siya sa likod na English. So, madali naman susundin. Ayun. Napakadali lang niyang gamitin. Dalagay mo lang siya doon. I-boost mo lang siya doon sa electric heater. Tapos, di malilinisan na siya. So, ayun nga. Meron siyang procedures sa likod. Nakita ko. Ito sa sabi lang siya. Kasi yung the last time na ginawa ko yung paglinis ko dun sa electric heater namin. Sobrang kasi dami nun eh. Daming dumi talaga yung mga latak ng tubig. Latak ng pinakulong tubig. So, hindi naman siya talaga natatanggal dun. Nung last kong video, yung last kong ginawa sa kanya, linis ko siya ng apple cider. So, hindi naman siya ganun nalinis. Although, natanggalan siya ng konti, pero kailangan ko pa rin siya mag-effort na kuskusin kailangan ko pa siyang i-scrub. So ngayon, hindi ko na kailangan mag-scrub. Basta ibinuhos ko lang yun. Pero actually, alam ko to sa Pilipinas, tinatawag niya itong oxalic. Hindi ko alam kung, kasi parang pareho sila ng texture eh, ng oxalic sa atin sa Pilipinas. So siguro, kasi ako sa ginagamit ko sa Pilipinas din yun yung mga oxalic pang nilinis ko ng ano-ano mga kalakakalawang yan. So yun. May instruction naman siya dyan sa lab sa likod. English siya. Ito siya. May pangalan siya dyan. Ayan, nakita ko siya dun sa taas ng cabinet namin. Ayan siya ng electric heater. So, may procedure. Yun, oh, yung water niya full. Parang ibuhos mo lang siya dun. Isang sachet doon. Yung sachet niya. Buhos mo yung sachet. Ayan. Ayan siya. Kumuha ko kanina. Dinamihan ko dalawa binuhos ko. Para siguradong tinggal siya. Kasi pa ako pag isa lang, uliting kulit. So, yung dinalawa ko na lagay, dalawang bunbun nilagay ko. E di malinis na rin siya ngayon. Ayun siya. Ngayon, kung gusto nyo maglinis ng maraming matigas na ano na stain sa electric heater nyo. Yung mga nagtitipid dyan, hindi kailangan bumili yearly, hindi kailangan mag-change ng mga gamit yearly. Yan. Advisable to, mura lang. $14. Kamura, di ba? $14.90. So, $15 din, Hong Kong dollar. So, mura-mura. Abot kayang halaga. So, kahit sa Japan Homes, kahit sa Japan Homes, meron siya. So, try nyo rin. Kahit hindi kayo nahihirap maglinis ng electric kettle. Share ko lang. At pakita ko mamaya yung ginawa ko. Ano siya kalinis. Kasi malinis na malinis na agad siya. As in, wala na yung mga yellow-yellow dun sa loob nung takor na. Electric kettle namin. Wala na yung mga tigis-tigis na parang bato-bato. Nagbato-bato na kasi talaga siya. Yung natunaw siya doon, in fairness. Super galing. And kaya, ini-introduce ko yung product ng Japan. This one.
安いだけだからね、どこに向かう大丈夫だよ。でも名前わからないから読めないです。Try nyo lang. Try ko mamaya yung ano yung bibidyohan ko mamaya yung yun yung andun yung ano ko yung electric kettle namin. Nakita ko mamaya kung paano na siya ngayon nangyari na sa kanya doon sa loob kasi malinis na talaga siya sa loob yun. Napaka quick lang. Tsaka may instruction naman siya dyan. No, talagang super dumi-dumi na niya talaga. Yun. Soak at midnight. So, bali lang siyang gawin. Napaka convenient. Less effort. Yes, can't you see that? Wala na yung mga bato-bato dyan sa loob. Ano, wala na. Ayan. Mapapawaw ka na lang talaga. Ha? Super linis. Nawala na yung mga nandiyan sa loob. Yung mga bato-bato. Nawala na siya in fairness. Sa halagang $40. Yan, oh. Talagang, di ba? 100% clear. Sobrang daming dumi niya. See? Oh, wala na yung mga bato-bato niya. Nalinis na talaga siya nung panglinis. Ayun, siya nga pala guys, yung paglinis ko dun sa electric kettle. After ko maglinis dun, di ba, pinakulo ko yun, tapos tinapon ko. Dalawang beses ko siyang pinakulo, tapos itinapon ko. Tapos, after nun, nagpakulo ako ulit, yun na talaga yun siya, na pang drinking water na namin. So, pag-inom ko, lasang ano siya, lasang, parang lasang metallic, parang lasang chlorine na di maintindihan. So, kung balak niyo bumili at gamitin yun, yan, clean to roughly na lang talaga. Kasi sa akin, inulit ko siya ulit. Nililis ako siya ulit kasi nga, nalasahan ko pa rin siya. May lasang chlorine ng pag-inom ko. So, pinagpakulo ako ulit, tinapon ko. Tapos ngayon, wala naman na siyang lasa. And para pag, hindi ko lang ako kasi masyado sensitive kasi ako ngayon eh. So, siguro sa pang-amoy ko, kasi ano ko ngayon, so siguro yung pang-amoy ko masyadong sensitive, kunting ano na amoy ko, mabaho, maganyan. So, hindi ko lang alam sa iba kung pag ginamit nila yun, pag tinanin nila akong gatulad din ang na-amoy ko. Kasi, yung ininom namin is directly pang daano sa gripo dyan, sa gripo namin, direct dyan yung tubig tapos, naka-filter lang. May filter kami. Tapos, yan, nilalagay ko na pinagpapakulo ko sa electric kettle namin. Tapos, yun yung pinanginom ko. Pinalalamig namin. Kinuwas, pinalalamig na lang. So, hindi kami bumibili ng tubig outside. Hindi kami bumibili ng mga distilled water. So, ayaw ni amo ng mga distilled water. Hindi daw yung healthy. So, mas safe daw yung pinakulo ng tubig. Galing doon. Tapos, ipi-filter lang. Tapos, pakulo sa electric kettle. Tapos yun. Safe daw yun. Pero kung may bilis sa distilled water, kanya-kanya naman tayo ng ano ng mga paniniwala. So, hindi ko alam. Sinasabi ni amo ko. Pero, bumibili naman sila ng tubig sa labas. Yung mga naka-distilled water, di ba? Distilled bottle. Bumibili naman sila. Kasi sa bahay, kinagamit namin yung ngayon ng pill. Yung pinakulong tubig galing sa electric kettle namin. Directly sa grupo. Ang gagaling yung tubig namin. So, hindi naman sila ganun kasailan kasi hindi naman. Hindi naman sila ganun kasailan pero yun lang. Yun lang. Yung napansin ko dun sa paglinis ko nung gamit ko nung powder. So, kung balak yung gumamit nun, yun, linis. Clean to roughly na lang talaga. Salamat guys! Sana may matutuan kayo. Sana may nakuha kayong idea about sa kitchen nyo. Yan. Kasi, di ba, tayo nagtitipid tayo, gusto natin pag tayong taon-taon bumibili. So, convenience siya para hindi kayo yearly nagpapit ng gamit. May mga simple ideas naman talaga na very useful talaga, na paninda talaga. Na minsan, hindi ko rin alam. Meron palang ganun, di ba? Pero sa Pilipinas, meron naman nun. Ginagamit ko nga siya. Kaya siyempre iba yung tawag sa atin, di ba? So, alam ko, uksalik yun sa atin. Uksalik. Nalagay ko sa damit. Yung mga nangingitim ng mga damit. Yung mga puti ko, nakikita ko kulay yellow na. Nagkulay kalawang na.
Ngayon, binababad ko sa Oxalic. Yan. Sana. May matutuhan kayo. Maraming thank you sa mga nanood. Goodbye!